So welcome back to my YouTube channel. So another video na naman tayo. So ang video na gagawin natin for today ay Mom's Tag. So dyan sa Mom's Tag na yan, syempre ayun yung mga questions and answers. So magtatanong tayo ng mga iilang questions sa aking mama. Yes, ang ating guest ay aking mother. So wala pa siya. So nga pala guys, before namin simulan itong video na ito, yung previous ko na vlog ay nawala. So dinisappear ni YouTube dahil sa copyright claim. So para sa mga vloggers dyan na katulad ko, ingatan nyo na magkaroon kayo ng copyright claim sa inyong mga video ay sa inyong channel, kasi mahirap pag may copyright claim. Minsan nadi-disappear yung video nyo na lang bigla. Katulad na nangyari sa akin kahapon na bigla na lang nawala yung aking video upload. Yung video ko na yun, marami akong music na ginamit na talagang makaka-copyright claim ako. So, hindi na sa akin nag-email si YouTube about dyan sa copyright claim ko. So, sinerge ko yan kung bakit na disappear bigla yung video ko ngayon. So, anyway, simulan na natin ang video nito in 3, 2, 1. Kasama na natin ang aking nanay. So, ang gagawin namin ay bubunot ka dito ng mga questions sa loob ng Coco Crunch na ito. So, nandito nakalagay ang mga questions na ito. So, simulan na natin ang questions and answer portion. So, number one. Grabe naman yung bubunot. So, ang unang question natin. What has been the most rewarding thing about being a mom? Para sa'yo, ano ang pinaka most rewarding na bagay about sa pagiging isang ina? Siguro yung pagkakaroon ng isang anak. Ng anak. Kasi kung wala kang anak, hindi mo makikita na naging isang magulang ka. Yung para sa kanya, yun yung pinaka most rewarding sa kanya. Next question tayo. Ano yan? Question and answer about sa'yo. Opo na. So, ganyayara yung interview. What is the most thing your child has ever done? What's the worst thing? What is the worst thing? Pinaka-worst na bagay na yung ginawa namin. Parang gano'n. Na siguro yung pinaka-worst thing na ginagawa ng mga anak ko para sa akin, pinaka-worst na yun sa akin, yung inuutosan ko sila na hindi sila sumusunod. Kasi wala naman silang mga bisyo o wala naman silang mga, hindi din naman sila palatambay sa bahay. Sa labas, hindi din sila mabarkada, wala silang mga ganung bisyo. Hindi man sila umiinom, wala sila sa mga bisyo na yung lahat. Yung pinaka-worst lang na kinakagalit ko sa kanila ay yung pag inuutosan ko sila na minamamaya-maya nila. So yun na yung pinaka-worst na yan na ginawa namin. Wala pa naman silang ginawa na lumabag sila sa sinasabi ko na kahilingan sila. Para sa ngayon, nag-edad na sila ng ganito, siguro yun pa lang ang pinaka-worst. Hindi pa naman sila lumayas, hindi naman sila pumatay. Hindi naman namin gagawin yun. Kasi hindi yun na ano yun. Yun lang. Kasi pag ginawa namin yun, yun na yung pinaka-worst na nangyari. Sa buhay. Sa buhay namin din. Okay, next question tayo. So para kay mama, yun pa lang yung worst na nagawa namin. Yun pa lang. Hindi pagsunod sa mga kanyang kautusan kapag sa mga gawain. So, what habit of theirs makes you proud? Makes you most proud? What habit of theirs makes you most proud? Ano yung mga habit namin na mas nagiging proud ka sa amin? Proud ako kasi hindi sila yung habit nila na yung sa pag-aaral, kasi hindi sila naging pasaway sa akin. Proud po ako noon kasi
once na sinabi kong tapusin o kaya yung mga bagay na gusto kong sabihin sa kanila ay hindi man nila inaano agad sa akin, pero nakikita ko sa kanila na sinusunod nila ako. Hindi sila lumalabag doon. At yun yung mga bagay na pinaka number one na proud talaga ako nung nakapagtapos sila sa kanilang pag-aaral. Kasi kami, tatlo kami magkakapatid. So, dalawa na sa amin nakagraduate. And yung bunso namin gumraduate ng K-12. K-12. Then yun, magka-college na siya. So, yun na lang iniintay namin, yung isa na lang namin kapatid. Hopefully, makapag-decision. Kasi ang hirap kaya yung ibang magulang, nahihirapan sila kasi yung anak nila, mayroon man silang pangtustos, pero hindi yung anak naman nila ang hindi nagluloko, pero yung anak naman nila ang nagluloko. Pero sa akin, ito yung pinaka number one na hiniling ko talaga na maging matapos nila yung pag-aaral. Kasi para sa akin, kung hindi sila makatapos, parang useless kami na mga magulang. Yun. So, next question tayo. What was the most exciting milestone para sa iyo? Ano yung what was the most exciting milestone? Ang pinaka most exciting na milestone para sa akin yung makita ko silang ikasal. Nakita ko sila na kasi yun yung pangarap. Alam mo na magkaroon na ako. yun yung pangarap ko sa kanila ay na naway dumating yung time na lagi kong sinasabi na kahit hindi magkarbong ang gusto ko, hiling ko sa kanila ay maikasal sila kung saan ko sila pinalaki na simbahan. Yun yung hinihiling ko lagi sa kanila, lagi kong sinasabi na ano man ang mangyari, sana maikasal kayo sa temple, kasi yun yung pinaka sa akin, pinaka rewarding na makita ko sila. Yun yung pinaka the best na milestone na inaabang-abangan ko para sa kanila, makita ko yun. So, sana kaming tatlo na. Sana kaming tatlo may kasal talaga kami. And, ayun. Pangarap. Matupad din namin talaga na kaming tatlo ay makasal talaga sa kami. So, yun. Next question. Describe your child in a single sentence. Tatlo kami. Si Jean Rose, madali siya magalit. Pero, siya yung... Hindi mo naman madali magalit. Maano kasi yung temper ko. Pasensya niya, pero maano siya, mapagmahal siya sa magulang. And then makikita mo yung niya. Kahit na magagalit ako, pero hindi siya nagtatanim ng galit sa akin. Airy siya yung hindi agad-agad nagagalit, pero pag nagalit, pang matagalan. Pang si isang GM, ang bilis sumagot, pero... wala lang din sa kanya. Bali, pag sinagot kanya ngayon, maya-maya, wala na sa kanya. Ako kasi, lang yung temper ko, yung maliit lang yung pasensya ko, pero hindi ako ganun nagtatanim ng sama ng loob. Madali lang mawala yung galit. Then, ayoko rin ng pride yun. Hindi ako ganun kataas ipagdating sa pride. Then, yung kapatid ko naman, yun, ma-pride sa amin yun. Si Irene. isang buwan. Kahit isang buwan din kaya masinin. Then, yung bunso namin, yun, saglit lang din yun. Sobrang, parang segundo lang o minuto lang. Wala then, na. Eh, pero, iba rin nagtapos naman. Parang wala lang. Parang wala lang. So, next question. What is the best memory you have involving your child? The best memory na na-involve ako sa mga anak ko ay yung kung paano ko sila inalagaan nang maliit pa sila. Kung paano ko sila inayos. Maging ganito sila ngayon sa paglaki. Yun yung pinaka-the best kasi yung paligo sa kanila na hindi talaga ako nagpatulong sa aking mga magulang. Ako talaga mismo. Nag-asawa ako na wala akong alam sa buhay. Pero nung nagkaroon ako ng anak,
walang magulang akong unang paligo o kaya pag-anak ko sa kanila, unang paligo nila ako talaga mismo, hands-on talaga ako. Hindi, walang magulang ako na, ma, ikaw muna magpaligo kasi di ko pa alam. Ako talaga lahat. Ako ang gumawa nun. Kaya yun yung pinaka, ano ko doon, ano yun? Involved talaga ako para pag, parang sa motherhood na, ano, practice ready. Ko kagad siya. Kumbaga ready talaga si mama na pasukin yung pagiging isang mother. Ganun. So, na-witness ko rin naman yun kasi ako yung panganay din sa mga kapatid ko, nakita ko rin kung paano si mama mag-alaga talaga sa amin and mag-hands-on pagdating sa pagpapaligo ng mga bata, pagbihis, ganun. So, bago si mama magtrabaho, ayun na, inaasikaso niya muna kami. Lahat-lahat. Nakarili din na lahat. Kahit na mayroong nag-alaga sa kanila kasi nagtatrabaho ako noon, pero bago ako umalis, lahat yun, nakaligo na sila, nakakain na, basta lahat na iano ko. Pagdating naman sa gabi, lahat din yun sila, hindi ko din, ano, ako pa rin ang walang ano kayo nag-alaga sa kanila. Matutulog na lang yun, ako. Yun, hands-on talaga ako sa aking mga anak kasi gusto ko talaga, feel ko na, kung paano ko talaga alagaan sila at pagdating ng araw sa ganito na may maikipinto ako sa kanila na ako talaga ang nag-alaga sa kanila. Hindi ko inasa sa iba. So, maganda. Maganda pag ikaw talaga. So, okay, next question. So, maganda talaga na hands-on talaga sa mga anak. Next, what was the hardest thing about being pregnant for 9 months? So, ano yung pinakamahirap na napagdaanan mo? Mahirap sa kanilang tatlo, ang pinakamahirap na pinagbuntis ko is si JM. Kasi yun nga yung dinadagdagan ako ng dugo. Nalaman ko, nagpasikat opinion ako noon. Lumipat ako sa doktor ko ulit kung saan ako naman na kay Iris May. Pagdating pala doon, hindi ko pala kailangan yun. Siguro, no, pag magbubuntis tayo, kung mayroon tayong parang hindi tayo comfortable sa isang bagay, siguro mas maganda pa rin siguro second opinion tayo kasi isa pa rin, huwag po tayong magbabasi lang din sa isang doktor siguro kasi para sa akin, sa experience ko lang, hindi ako nagbasi sa isang doktor. So, para kay mama yung para sa'yo, kaming tatlo, so dun ka talaga na gano'n kay JM. Pero buti na lang nagpa-second opinion. So, yun guys, kapag kayo na may mami, kapag ganyan yung mga experience nyo, mas maganda talaga na magpa-second opinion tayo. So, kapag may doubt kayo sa doctor nyo. Next. Can you think of any good things you enjoyed during those 9 months? Ay, yung mga na-enjoy mo nung nagdadaan ka sa 9 months pregnancy. Ay, ano? Masaya. Masaya kasi, syempre, parang excited ka na... Yung first baby ko, hindi ako nagpa-ultrasound. Masaya siya at saka exciting. Kasi syempre, hindi natin alam ang iba kasi, hindi natin alam kung ano ba talaga ang nasa loob ng tiyan natin. Yun lang. Kasi yung iba kasi may gender. Oo, maganda siguro pag ano na kung mag-gender. Pati ko, hindi mo alam pa na. O sa dati kasi wala pa namang ganun. Wala pang ganun. At saka hindi ako nagpapa-ultry. Next question. Do you share any similarities with your child, both physical or personality? And personality. Ano yung ano, may na-share ka ba similarities sa anak mo? Both physical and personality. Si Jean Rose, nung kadalagahan ko, ganito yung katawan ko sa kanya. Mapayat lang talaga ako. Pero maputi din ako noon. Puti rin siya, mama. Kasi naluan lang kasi siya ng ibang dugo. Maputi talaga ako noon. Pero, ganyan lang yun. Si Iris, sa katawan, magkahugis kami. Ang katawan niya, ni Iris. Pati si JM. Magkahugis din kami ng katawan. Nalong ako. Kabatsoy. Sa buhok, kulot. Oh, lahat yun, kami. Yun. Ang dalawang babae, kulot, pero yung lalaki, hindi. Nakuha nila yun sa akin. Hindi kulot si Jen. Hindi, kay Papa lang siya talaga. Next question.
na. Nag-ako ang dinitanan. How have you changed as a person since becoming a mom? Paano ka nabago? Siguro para sa akin, bilang isang ina, wala naman ako gaano binago sa sarili ko kasi dalaga pa lang ako. Hindi na talaga ako ano. Wala naman talaga akong bisyo. Kaya wala akong binago. Hindi ako nagkakape, hindi ako naninigarilyo, hindi ako nag-iinom. Hindi ako tambay sa labas. Wala ako niyan. Kaya, para sa akin, yung pagiging isang ina ko, wala akong masyadong binago. Kasi, kung ano ako nung dalaga ako, ganun pa rin ako nung nagkaroon ako ng asawa. Siguro ang binago ko lang siguro yung naging racketeer ako. Kung paano manap ng pera. Naging ma-discarding. Oh, ma-discarding nanay para. Ma-discarding nanay para mabuhay ang aking mga anak. Ma'am discarding. Yun lang. Next question na tayo. Makarin dito. What was the most surprising thing you discovered about being a mom? Para sa iba. Surprising thing. Natuto ako magluto. Oh. Kasi nung dalaga ako, kanin lang alam ko. Wala akong kasi yung kapatid naming pangalawa, yung talaga ang nagluluto ng ulam. Talaga? Oh, kasi ako, linis bahay at saka linis yung daba, yun ang ano ko, expert ko, patipag, ay kanin, yun lang. Pero nung nagkaroon ako ng pamilya, natutunan ko lahat yung paano mag-discarte sa kusina. Siyempre sa loob ng bahay, parang yun lang lagi iniisip ko kung anong maipapakain ko sa kanila, ano na naman kayong gagawin ko ngayon. So, natuto ako sa lahat kasi natuto din ako magluto nung time na nagtatrabaho ako, pag once na kumakain kami sa labas, nagkakaroon kami ng mga meeting sa mga client namin, tapos pag natikman ko yung pagkain na yun na kinakain namin sa restaurant, ang ginagawa ko, kasi gusto ko rin matikman ng mga anak ko, tinititigan ko lahat ng mga ingredients na nandun, no? Tinititigan ko bago ko siya kainin, tapos pag natikman ko yung lasa at natitigan ko na yung mga ingredients doon, kung ano yung mga nandun, pag uwi ko sa bahay, kinahapunan, bibilhin ko yun siya sa palengke o bago ako umuwi kayo sa trabaho, dadaan muna ako ng grocery, bibilhin ko. Tapos sasabihin ko sa mga anak ko na may lulutuin akong ganito kasi yun yung kinain ko kanina. Gusto ko rin matikman ninyo. Yun. Kaya doon nagsimula kung paano ako natutong magluto. Yun guys, tama yun. So, kaya nga minsan hindi na namin kailangan lumabas kasi yun, nagagaya niya naman, nakukuha niya naman yung lasa ng mga niluluto. May apat na lang tayo natitirang question. So, next question, how old were you when you had your first child? I was 23 years old. Okay. I have an eldest daughter. So, 23 years old siya. Akala niya may susunod din sa kapaka niya na 23 years old. Wala pa nag-asawa kasi yung panganay ko ngayon is 25 na. 25 years old na. Yung panganay. Tapos yung pangalawa ko mag-23 pa lang. Pero, so, baka yun yung... Pero hindi pa, malayo. Okay, next question. What would be your advice for someone who is about to have a baby? So, ano yung magiging advice mo para sa mga magiging soon-to-be mom? Siguro nga may advice ko sa kanila, no? Bilang kung magkakaroon sila balang araw ng anak, ay alagaan nilang mabuti yung kanilang anak at sila mismo, hands-on sila sa pag-aalaga sa bata. Kasi ang pinakamasarap ng pakiramdam ay yung maalagaan mo yung anak mo na dinadala-dala mo ng 9 months sa yung sinapupunan. At nung pag nakita mo siya at makita mo yung kung gaano ka napaka-precious nung binigay ng Panginoon para sa atin, no, na biniyayaan tayo ng isang malusog na bata. Kasi hindi lahat ng nagiging magulang ay binibigyan ng
isang regalo ang iba, hindi sila nagkakaanak, kaya kaya nagaano na lang sila, nag-aadapt na lang sila. So kung bigyan man kayo noon, cherish nyo yung moment na makasama nyo sila, at ihubog-hubogin nyo sila ng pagmamahal, at ipakita mo sa kanila kung gaano mo tinanggap yung isang regalo na ibinigay ng Diyos sa iyo. Huwag nyo silang hahayaan na pagkatapos ng ianak, basta nyo na lang kung saan-saan sila ilalagay, o ano man ang magiging sitwasyon ng buhay, mahirap man o ano, akapin natin ang ating mga anak. Kumbaga, angel kasi at blessing sila. Pinakamagandang regalo talaga sila. Para sa iba, tingin nila mali, pero blessing yun. Parang the habit did you wish your child didn't have? So, ano yung hiniling mo na magkaroon kami ng habit na wala kami? Yung hinihiling ko na magkaroon sila ng habit na gustong-gusto ko talaga sa buhay nila ay yung kung isang anak sana na magaling sa mati. Aso, hindi. Wala, nagka-counting sa... Wala eh, kasi pangarap ko talaga yun. Walang magaling sa mate, ay kaya idol na idol ko yung taong may magaling sa mate, kahit ano, kasi wala sila nun eh. At saka isa pa yung ang pagiging ano sana nila, attentive sa lahat ng bagay na kung ano yung tinuturo ko sa kanila, na sana i-apply nila sa kanilang mga sarili. Hiling ko pa rin yan, mini-wish ko pa rin yan na dumating yung time na yun na apply nila sa kanilang mga sarili, na kung ano yung mga pinagsasabi-sabi ko sa kanila. Kasi sa ngayon, apply din naman namin pagdating ng araw. Sa ngayon, di ko pa kasi nakikita. Pero siguro, pagdating ng araw at kung magkapamilya sila, siguro makikita ko. Kasi ngayon, ang buhay nila pa, isi-isi lang muna. Siguro, pinaka-wish ko rin na makita yun sa inyo. No. Yung kung nagkapamilya sila na isa sa pinaka... Gusto kong makita sila sa kanila, yung hindi sila yung puro utang doon, utang dito. Anong pwede naman namin gagawin? Kasi yun yung number one na lagi kong sinasabi, kung kayo nagkapamilya, kung mayroon kayong gusto na bilhin o gusto na maabot pag-ipunan, at huwag niyong iasa kay London. Okay, last question. What was been the hardest thing about being a mom? Huh? Ano yung pinakamahirap na bagay sa pagiging isang ina? Sa akin, walang mahirap para sa akin. Kasi parang madali lang para sa akin ang pagiging isang ina. Kasi siguro kasi kaya naging madali na ini-enjoy ko lang yung pagiging isang ina ko. Kasi giniagawa? Hindi ko inisip sarili ko sa mga bagay na wala namang... Kasi... Siguro sabi nga nila, pinaka magaling mag-advise na tao, yung maraming naranasan sa buhay. Para sa akin, parang yung pag na ano ko, parang wala naman akong naranasan na ganyan. Kasi sa pagiging, pag-asawa ko ng ganito, ng 26 years na kami nagkasama, parang hindi ako ba, wala naman gaano akong, ano yun, problema. Yung parang hindi ko, kung nagkaroon man ako ng problema na, yung pinaka mabigat siguro na pinagdaanan ko na problema, yung nalaman kong nagkaroon sila ng sakit yung anak ko, pero kung sa mga ano lang, parang ilang ang buhay. Hindi ka naman ang masyado pinahirapan sa, kasi yun ang mga kami yung tipo na o yung mga anak naglalayas, ko kasi wala. Yung mga anak ko, pag pinagalitan ko, kahit tinatapon ko mga gamit sa akin. Rebelde talaga ng sila. Sobra. Wala din akong mga anak na nag-rebelde talaga sa akin. Wala pa ako na ano, kung magkakaroon man siguro, normal lang na mga awal-awal. Sa school, hindi rin namin sila sa school, wala din akong pinahirapan na talagang... Hindi din ako pinatawag-tawag ng mga teacher doon. Basta, proud ako sa mga anak ko na nakita. Saka hindi rin kami yung ano, yung laging may hanap away sa labas. Oo, hindi, wala. Wala. So, wala. Saka hindi din sila, at saka sa bahay, hindi din sila maaway. Ako lang maingay sa amin. Kakagulo. Ako lang talaga nanay. Pero sa bahay, dito, hindi ko pa nakita sila nagsabunutan eh. Si Jindus at saka si Iris, dito pa nakita. Ah, nakita mo na kami nung bata pa kami. Pero nung malaki na kami. Wala, hindi ko sila. Diba,
Wala, hanggang ngayon wala. Ano lang sila, buhay nila. Bahay lang talaga, hindi kasi sila mahilig talaga gumala. Kung so, wala rin si mama ang problema sa amin kasi hindi naman kami nagbibisyo, ganyan. Wala mga bisyo yung... Siguro pinakamaganda talaga kung makita na lang natin kung anong the best para sa ating mga anak. Alam ko naman, kanya-kanya tayo ng disiplina bilang mga magulang. Hindi ko sinasabing perfecto ako. Marami ako din mga kakulangan sa buhay. Pero siguro, sinimplihan ko lang talaga. Hindi ko gaano'ng... Kumbaga, in-enjoy niya na talaga yung pag-iisang. Ko lang yung pag-iisang. So, yun guys, natapos na ang ating mom's tag ngayong araw na ito. Natapos na yung question and answer portion natin. So, sana marami kayong natutunan sa aking nanay. And yun sa pagiging isang magulang, isang ina. So, hindi ganun ka dali, no? Dapat nung Mother's Day namin to ginawa, pero ngayon ko lang ito naisipan. So, ayun guys. So, sana nagustuhan nyo ito yung videos na ito. Sana nagustuhan nyo itong video na ito. And sana... Mag-enjoy kayo and huwag niyong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel. And please don't forget to click the notification bell para ma-update kayo sa mga upcoming videos. So, thank you so much! Bye!